Si former Calibo Aklan Mayor William Latchica ay pamangkin ng yumaong Cardinal Sin. Kung natatandaan natin si Cardinal Sin ang nanawagan ng EDSA Revolution noong 1986, nang matalo si Cory Aquino sa ginanap na snap election ay nag-aklas ang ibang mga Pilipino, nanawagan si Cardinal Sin sa mga mamamayang Pilipino na lumabas at tumungo sa EDSA upang hadlangan ang muling pag-upo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, napatalsik si Marcos at nagtagumpay si Cardinal Sin sa kanyang meet-hiing hindi muling makaupo si dating Pangulong Marcos. Ang layunin ni Cardinal Sin ay upang magkaroon tayo ng maayos na pamahalaan. Ngunit sa pag-aakala ng sambayan ng Pilipino na si Cory ang lunas di umano sa lahat ng problema ng ating bansa, ito ay nabigo at maging ang mga sumunod na administrasyon ay bigo ding matugunan ang mga suliranin ng ating bansang Pilipinas, kaya naman hindi maikakailang di hamak na mas maayos ang pamumuno ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, at ito ang dahilan kung bakit maging itong si former Calibo Aklan Mayor William Latchica at pamangkin ni Cardinal Sin, ay pumanig na sa unit team ng BBM Sara Tandem, paniwala kasi niya na Marcos din ang maaaring magbigay ng maayos na pamamahala sa bansang ito. Matutunghayan ang buong detalye matapos lamang ang munting intro. EDSA myth, binasag ng pamangkin ni Cardinal Sin, suportado ang unity call ni BBM. Dating mayor ng Calibo, Aklan, isa sa mga paboritong pamangkin ng namayapang si Jaime Latchica Cardinal Sin, ang nagpapatunay na nawalan na ng saysay ang 1986 EDSA People Power dahil hindi naman ito aniya nakatulong para dalhin ang bansa sa tunay na pag-unlad at pagbabago. Dahil dito ay nakatitiyak ang pamangkin ni Cardinal Sin na si dating Calibo Mayor William Latchica, na ang mapait na karanasan ng bansa na dulot ng EDSA ay siyang dapat magbibigay aral din na ang totoong pagkakaisa lamang ang tunay na daan upang umunlad ang bayan. At ang paniniwalang ito hinggil sa pagkakaisa ang nagtulak kay Latchica na tumatakbo sa pagkagobernador ng Aklan. At dahilan na rin para maging masigasig na taga-suporta ni presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi pa ni Mayor Latchica na kumbinsido siya na kung buhay ang tiyuhing si Cardinal Sin, nanaisin din itong yakapin ang panawagang unity ni Marcos, sa halip na pagkakawatak-watak ng ating mga kababayan. Si Latchica ay mahigit 20 taong gulang pa lamang nang mangyari ang tinatawag na EDSA Revolution. Ito rin ang naging daan upang sumabak siya sa politika sa kabila ng katotohanang sila'y mula lamang sa ordinaryong pamilya, salamat sa popularidad ng tiyuhing nagbigay gabay din sa kanya ng mabuting pamamahala at tuwid na paglilingkod sa bayan. Nagsimula ako bilang konsehal, hanggang maging mayor at ngayon nga ay tumatakbo bilang gobernador, sa palagay ko malaking bagay din ang pagiging kamag-anak ko sa kanya, pero kung hindi din naman ako nagsikap na maglingkod ng maayos eh hindi din naman siguro ako ihahalal ng mga kababayan ko, malumanay na sabi pa ng alkalde. Nang tanungin kung bakit Partido Federal ng Pilipinas ni Marcos ang kanyang sinalihan, mabilis na sinabi ni Latchica na siya at ang kanyang pamilya ay nagsimula ring ikumpara ang buhay noon sa nangyayari sa pamahalaan ngayon. Isa na rito ang pagbagsak ng ekonomiya at patuloy na pagkakalugmok sa kahirapan ng karamihan sa mga Pilipino. Iba talaga sa panahon nung matandang Marcos, nakikita mo ang pag-unlad na malayong malayo sa nangyayari ngayon. Kaya naman nung pumasok ako sa politika marami akong kinopya sa kanyang pamamalakad dito sa aming probinsya, sabi pa niya. Inamin ni Latchica na nung unay may ilan din sa kanilang pamilya ang kumontra, lalo't batid nila ang malaking ambag ng tiyuhin sa pagpapatalsik sa dating Pangulong Marcos, ngunit kalaunan ay napagtanto rin nila na ang tatay ni Bongbong ang pinakamagaling na naging presidente ng bansa. Ang lolo ni Latchica ay kapatid ng nanay ni Cardinal Sin. Naniniwala akong ipagpapatuloy ni Bongbong ang mga nasimula ng kanyang ama, para sa aming pamilya,
Napakalaking bagay na nakikita namin siyang nagpapakumbaba at umiiwas sa mapanira at mapagwatak-watak na politika, wika pa nito. Idinagdag nitong kasaysayan na lang din ang makapagsasabi kung tama ba o hindi ang naging desisyon ni Cardinal Sin noong panahon ng 1986. Pero sa ngayon ang tingin ko tanging ang kanyang anak lamang, si Bongbong, ang makakapagpaahon sa atin sa mga problema nating kinakaharap. Kaya't naniniwala kami sa kanyang panawagan ng pagkakaisa upang matupad ang kanyang mga pangarap para sa bansa, pagbibigay diin nila Chika. Kung mayroon kayong opinyon o komento tungkol sa bidyong ito, maaari po kayong maglahad ng inyong saloobin sa comment section. Maraming salamat po at mabuhay ang sambayanang Pilipino.